Pagsasagawa at pagbabahagi ng plant-based cooking lessons ang pinangunahan ng Metro San Pablo II District Women's Ministries. Ang nasabing cooking demo ay kanilang isinagawa, hindi lamang para sa pansarili at pampamilyang benepisyo, ngunit para na rin sa kanilang mga nakatakdang paglilingkod. Sa komunidad, ang balitang may pag-asa, hatid ni Neil Joseph Ramos. Nagtitipon ng mga kababaihan sa isang programa na makakatulong sa kanilang pisikal na pangkalusugan at sa mga gaganapin pangangaral sa taong ito. Isang plant-based seminar training ang isinagawa ng Women's Ministry Department sa pamumuno ng kanilang leader, Mrs. Rowena Manalo. Nagkaisa sila na isagawa ito upang makapagbigay kaalaman sa mga kababaihan kung paano maghanda ng mga pagkain magbibigay kalusugan at kagamutan sa kani-kanilang pamilya. Napakabuti ng ating Panginoon sapagkat narito po kami ng mga kababaihan upang mag-aral po ng cooking lesson tungkol po sa plant-based. Ito po ay nagbibigay ng mga kalusugan kung paano pa natin mapapanatiling malusog ang ating pong mga pangangatawan. Yan po ay sinamahan po ng ating pong mga kababaihan upang maibalik ang tamang nutrisyon kung saan sa simpleng pamumuhay ay magkakaroon tayo ng magandang kalusugan. Ang nutritionist ng Center of Influence ng SCLC na si Mrs. Jocelyn Vetalcorin ang kanilang naging resource speaker sa maghapon. Nagturo siya ng mga recipe na maaaring gawing ulam, merienda at kahit mga juices na maaaring inumin mula sa mga gulay at prutas lamang. Para po sa ikalalakas ng bawat pamilya, mga Adventista, napakahalaga na malaman nila ang wasto at maayos na paghahanda ng pagkain dahil ito po talaga ay nakakatulong sa tao na magkaroon ng malusog na pangangatawan at isa po itong asset para po mas lalong magamit ang ating mga kababaihan sa gawain ng Panginoon. Yan, para po sa akin, napakalaki po ng benepisyo ng programang ito sa akin bilang babae sapagkat po, balang araw ako po ay magiging ina ng tahanan na siya ko pong magagamit. Ganon din po sa kasalukuyo kong pong pamilya, magagamit ko po ito dahil makapaghanda po ako ng mga pagkain na masustansya po para sa aming pamilya. Po dito ay ang mga healthy foods ang dapat nating kainin. Yung pinakang vegetarian na mga pagkain, mga gulay, at mga dapat ay ang mga salad na mga gulay, prutas. Sa tulong ng mga ganitong programa, ang bawat isa sa kanila ay uunlad hindi lamang sa kanilang pisikal, kundi pati na din sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Layuning maghatid ng balita may pag-asa, mula po dito sa San Pablo City, Laguna, ako po si Neil Joseph Dorado Ramos, nag-uulat ng mainit na balita para sa Hope Today and PUC News.